Maituturing na isang haligi ng entertainment industry, mapa-teatro, pelikula at telebisyon. Hindi matatawaran ang kanyang husay sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Ngayong umaga, ating kilalanin ang veteran actress na si Rustica Carpio na aktibong aktibo pa rin sa industriyang kanyang minamahal. No matter what happens, wherever you go, don't forget that without the help of God, you cannot do anything. Kurt, you first gained international attention when you were chosen to be the youngest member of the first Filipino entertainment group sent to Korea during the war. How were you chosen to be part of this? Well, I was a radio singer. Mayroong program noon na PI Calling Korea. So, isa ako sa naririnig nilang kumakanta roon. Maraming natatakot na pumunta roon eh, kasi ayaw pa nilang mamatay. Okay. Oo. Ang akala nila, basta pumunta sa gera, mamamatay na. So, ayun, isa ako sa volunteers. Pero hindi ba po kayo natakot? Medyo, siguro matapang din ako. Baka ganun. Ang sabi nga nila, we were able to save many lives because the people went to watch our shows para manood. Eh, ang daming dapat daw eh. Kung nasa labanan yon, baka namatay na. Oo, malapit yun sa boundary line ng yeah. North and South Korea. Yeah. So, mm-hmm. This really was an honorable thing to do po, no? Tapos, for your bravery, may ito na nga lang na hill para sa'yo. So, mm-hmm. How did you feel about this? Yung Rusty Hill? Excited. I'm so happy and honored. Kailan niyo po last napuntahan yung hill? I was there in 1986, and what I saw was no longer a hill. It was a park with a building where they put the mementos of the war. Now, aside from that, you've worked with several award-winning directors, no? Namely, Sela Ismael Bernal, of course, mm-hmm. Brillante Mendoza for Lola, mm-hmm. and then also with Lino Broca. How did it feel like naman to be working with such brilliant directors? Well, I think it was a challenge because one could learn many things from them, not only from books eh. Kasi kanya ang nangyayari nun, yung mga natutuhan ko sa kanila, na i-share ko naman sa mga estudyante ko. Oo. Kasi maganda yung hindi book learning lang eh. As a matter of fact, I have been teaching for over half a century. As a teacher and as part of the academe, I'm sure na since your life is so colorful, ang dami-dami mo talagang matuturo na life lesson sa mga estudyante mo. Mm-hmm. Ano yung life lesson na lagi mong sinasabi sa kanila? Ang tinuturo ko sa kanila, hindi lang yung technique eh. Opo. Sabi ko, discipline, opo. Dedication to what you are doing, and commitment, promptness, yung mga ganun, the ground. Mm-hmm. So, ang dami-dami nyo rin nakuhang awards. Ano po yung masasabi yung pinaka-meaningful award para sa'yo? Palagay ko, lahat sila meaningful eh. Ang huli ko eh, itong December 10, we were honored by Philippine Daily Inquirer. Yung Bravo Indio, if you won international awards, then they would give you awards. Okay. So, fortunately, our Lola, where I played one of the grandmothers, gave me 3 awards. But before that, I was chosen one of the outstanding Filipinos for arts and culture. Yun ang tinatawag nilang TOFIL. Alam ko na mahirap talaga sa film industry, and you've been in the industry for quite a while. Mm-hmm. What inspires you to keep going? Siguro, it's in the blood. I miss acting. If I don't act, I miss it. Ang tulad ni Rustica Carpio ay maituturing na yaman ng sining at kultura ng lahing Filipino. Sa kanyang ipinakitang kabaitan at disiplina sa trabaho, ay dapat nga siyang tularan ng mga kabataan ngayon. Hanggang sa susunod na pagkilala sa mga katangi-tanging Filipino, ako si Carla Lizardo.